up sa inyo. Ngayon, ituturo natin yung This I Promise You by NSYNC. Okay, simulan na natin. Wala siyang kapo, guys, ha? Standard D. Okay. Ito yung ituturo kong intro. Simulan natin sa ganito. Kunwari, alam natin yung kanta, guys, ha? Basta ang mahalaga ay yung kung paano siya tugtugin. Di bali na yung mga lyrics. Basta alam natin yung tono. Okay? Kabisaduhin nyo na lang yung kanyang lyrics. Bale, ang chords na ginamit nun, guys, ay kung hindi nyo trip yung ginawa ko, ay pwedeng chords yung gagawin nyo. Ito yung mga chords sa kanyang intro. D, A, B minor, G, then balik sa D, A, at G. So, balikan ito. Ituro natin, guys, yung ginawa ko dito. Oh, di ba? D formation. Yan. Third string, guys. Hahammering ko yan. Itong panghammer ko. Itong hinuturo. Yan. Ganyan. Tapos, next na kalabit ay yung first string. Yan. Naka-D formation pa rin siya. Ganyan lang. Yan. Bale, strum mo muna. Dalawang strum pababa. Sana matutunan nyo to, guys, kahit itong intro niya, intro lang na ganito para mas magandang tugtugin, di ba? Kahit gitara lang yung ginagamit nyo. Yan, tapos A. Yan, normal A lang, mag-strum lang kayo. Then B minor. Tapos ito na, first string. First string yung kakalabitin natin, guys, ha? Ganito. Di ba, naka-B minor ka? Sorry, second string pala. Tatlong beses na kalabit. Dalawang beses lang pala, sorry. Tapos yung first string. Open. Tapos second fret. Tapos G. Dali ganito. Ulitin natin. Dalawang beses na kalabit sa second string. Tapos first string open. Then first string ulit, second fret. Tapos G. Yan, tapos first string ulit dito. Yan, ipindot mo dyan sa second fret. Bali ganito. Ganon. I-hammer mo dito sa third fret. Bali, nakapindot yan second fret, hammer mo, then pull off. Tapos, bitawan mo, first string. Ganon yung magiging tunog niya. Balik 2. Tapos, balik ka sa D. G. Yun, meron pa pala doon. Pag nag-A ka, ay parang nag-A sus ka. A sustain. Ito lang second string, ilipat mo dito sa third fret, tapos balik mo. Okay, ganito. Jesus. Balik. Then G. Tapos, bitawan mo yan, may kakalabitin ka, open. Fourth string at second string. Yun, di ba? Meron akong naririnig na ganun sa kanya intro. Okay, buhin natin. Thank you.
verse niya guys ay apat na chords lang, 2 times mong uulitin. A, B minor, G, at 3 chords lang pala. Balik sa A. Yan. A, B minor, G, tapos A. Ganun yung kanyang verse. B minor. Kung gusto nyo, gawin nyo to. Yan. Tapos kalabit. Pag nagganyan guys, itira nyo yung bar na yan. Second fret. Tapos kalabitin yung third string. Ganito. Yan, ganun. Oh, diba? Meron tayong parang ganun na naririnig. Secrets and lie ay, diba, pwede ka naman diretso sa A, pero mas maganda kung A sus mo. Yan, A sus 4, tapos balik mo. Okay. Ganun, tapos refrain agad. E minor. Okay. E minor. A. D, tapos mabilis na A, papuntang B minor. Then E minor ulit. To papuntang G minor. G minor to guys. Ganyan. Parang F sharp minor lang siya. Pero dito. Then, yung A sus. Tawagin natin itong A sus. Papuntang A. Pero kung ayaw nyo nang mag-A sus ay kahit A na lang. Chorus guys ay parang magkatulad lang sila ng intro kanina, dinagdagan mo lang sa dulo ng ito, yung G major 7. Yan. G major 7 at nagtapos ka sa D. Okay, gets guys, tignan nyo sa dulo ha, sa dulo. Ulitin natin. Thank you.
Para inulit yun lang yung unang verse kanina. Basta, mas maganda guys pag yan ah, yung Asus na yan. Papuntang A. Lagyan nyo, kung kaya nyo naman, slide nyo lang naman itong ring finger dito. Tapos balik nyo. Tapos ulitin yung refrain nya. Again. Chorus, ibang lyrics, diba? Kunwari, alam natin yung kanta, diba? Pero hindi natin alam yung lyrics niya, guys. Wala-wala lang. Alam naman natin yung kanyang tono. Just close your eyes, close. Yung D dito kasi magbibridge na siya. E minor. A. Balik sa E minor. Sa A kasi tataas yung chorus niya ng isang note. Transpose mas mataas sa D, di ba? E. C sharp minor. A. Ganun lang guys yung design promise. Sana nakuha niyo, ulitin niyo kung hindi niyo nakuha guys ha. Yan lang, salamat. Bye.